Hello, what's up mga kamani magnet? Narito na naman ang senyales na siswertihin. Una ay ang mga paniki. Kung ikaw ay agaran o bigla ang nakakita ng mga paniki na nagliliparan malapit sa iyong tahanan, ibig sabihin meron silang naaamoy na kaperahan na darating sa iyong buhay. Kaya naman ito nakapaligid sa iyong tahanan ay swerte. Swerte ang mga ito na ang ibig sabihin ay may paparating na kaswerte na talaga namang blessing ang dulot sa iyong buhay. Kaya naman yung iba ay natatakot dahil nakakita sila ng paniki. Pero ang hindi nila alam, ito'y nagpapahintulot o nagpapahiwatig na ang kaperahan ay marami sa iyong tahanan. Ito'y darating at ang blessing ay magpapatuloy. At basta't ingatan lang natin ang paghawak ng pera para ito'y panghabang buhay, yung swerteng darating. Isa pang senyales ay ang aso. Bakit naging senyales ang aso? Halimbawa na lamang, merong isang asong gala. Yung galang aso na yan ay mas piniling pumunta sa tahanan mo at mas gustong tumira sa tahanan mo. Huwag mong itaboy at huwag mong paalisin. Ibig sabihin, senyales ito na may darating na swerte sa buhay mo dahil ang aso ay maituturing na blessing o swerte. Kapag ito ay nag-stay sa tahanan mo, ang swerteng yan ay mag-i-stay rin sa tahanan mo. Kaya naman kahit ano pa ang itsura ng aso na yan, kung ang aso na yan ay pumunta sa tahanan mo at nais sa tahanan mo tumira, ay huwag mong ipagtabuyan dahil once ay pinagtabuyan mo, para mo na ring ipinagtabuyan ang blessing na darating sa iyong buhay. Kaya huwag na huwag hahayaan na ang aso ay mawala sa iyong tahanan kung ito ay asong gala. Okay? Pangatlo ay ang pangangati ng kamay. Kung ang kamay mo ay nangangati, lalo na ha, ang kanang bahagi ng iyong mga palad ay nangangati, ito'y senyales ha, senyales na may darating na pera. Bakit? Kaya nga ito nangangati. Pansinin mo, once nangati ang kanang palad mo, talaga namang merong dumarating na pera. Ito kasi patunay na kaya nagaganap ang bagay na yan dahil ito'y nagbibigay ng senyales na may darating kang kaperahan. Hindi dahil madumi ang kamay mo ha, kundi dahil may darating kang kaperahan. Mapapansin mo na bigla na lang mangangati ang palad mo. At kapag naganap to, ay hayaan nyo lang siya at antayin nyo yung blessing na darating sa iyo o yung swerteng darating. Kung hindi yan darating ng mas mabilis, ay talaga namang mag-i-stay din sa buhay mo. Isa pang napakaswerte ay ang mga baka. Halimbawa, ikaw ay nagbabiyahe, nagdadrive ka ng sasakyan, biglang may dumaan na baka sa harapan ng sasakyan mo, swerte po yan. Or may sumalubong sa harapan ng sasakyan mo, baka, swerte po yan. Kahit hindi ka nagda-drive ha, kahit naglalakad ka lang, tapos bigla kang may nakasalubong ng mga baka, mas maraming baka, mas maganda. Ibig sabihin, mas maraming blessing. Kung isa lang, okay lang rin naman dahil blessing po ang sinyalis niyan na kaya ka nakasalubong ng baka ay sapagkat merong darating sa iyong kaswertihan. At yung kaswertihan na to ay ipagpapasalamat mo ng husto dahil ito ay magbibigay sa iyo ng maraming blessing. Ang kaswertihan na to ay magbibigay sa iyo ng maraming swerte. Senyales po yan ha. Iyan ay patunay na kapag baka ang nakasalubong mo, huwag na huwag kang mag-alala dahil swerte po ang dala nito. At syempre, hindi mawawala ang mga grasshopper at palaka. Halimbawa na lang itong mga to ay pumasok sa tahanan mo, naglulundag, nagtatalon, hayaan mo lang. Hayaan mo lang dahil kung saan naman yung lalabas. Pero once na pumasok sa tahanan mo, ibig sabihin pinapapasok po nito ang mga blessing. Ito'y senyalis din po na ikaw ay magkakapera. Okay, lalo pa nga po yung palaka na yan ay talagang nagtatadalon sa bahay mo bago lumabas ah. Ganun din naman yung grasshopper. Kasi senyales po yan, patunay na kaya sila dumayo sa tahanan mo para ibigay sa'yo
ang mga pahiwatig na ikaw ay magkakaroon ng maraming pera. At ang pahiwatig na yun na ang ibig sabihin na may papasok sa iyong maraming blessing. Kaya sila nando doon, okay? Isa pang kaswertehan o senyales na ikaw ay siswertehin kung ikaw ay may alagang pusa. Pagkatapos galing ka sa labas or meron kang pinuntahan sa labas, pagkauwi mo ng bahay, yung pusa na yan ay biglang naging malambing na hindi humiwalay sa iyo. Halos halik-halikan ka, talaga namang kumulumpul sa katawan mo, ayaw umalis na parang sobrang lambing. Isa lang ang pahiwatig niyan. Kaya siya naglalambing sa'yo. Gusto niyang ibigay sa'yo yung mensahe. Gusto niyang ibigay sa'yo yung senyales na may darating kang blessing. Na ang blessing na yon ay magbibigay sa'yo ng sandamakmak na kasiyahan. Ito'y senyales na may darating sa'yong kaswertihan. At ang kaswertihan na to ay siksikliglig at nag-uumapaw. Kaya naman kung ikaw, ha? Kaya naman kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay siswertihin, maniwala ka, mangyayari yon. Siyempre, hindi mawawala ang mga itim na langgam. Kung may mga itim na langgam sa bahay mo, huwag kang mag-alala dahil ang senyales po yan ay pera. Ganon din naman kapag may pumasok sa bahay mo o sa tahanan mo at naglipad-lipad yung mga paru-paro. Senyales din po yan na ipinapahiwatig ng mga ito na magkakaroon po ng blessing o may darating na blessing sa buhay mo. Senyales po yan na ikaw ay siswertihin sa buhay. Senyales po yan na ang blessing ay magpapatuloy sa iyong tahanan. Ito'y siksik, liglig, at nag-uumapaw. Kaya naman, kapag ang mga bagay na to ay natagpuan mo sa iyong tahanan o mayroong mga pumasok sa iyong tahanan, huwag kang mag-alala dahil ibinibigay lamang nito ang senyales ng blessing sa buhay ay darating sa iyo at magbibigay ng isang napakahusay na swerte. Okay? Lalo pa nga't nagtagal sa tahanan mo ang mga ito. Isa pang sinyales na hindi alam ng marami, akala nila ang ahas ay nakakatakot. Oo, nakakatakot ang ahas. Okay? Pero hindi ko naman sinasabing kapag nakakita kayo ng ahas, eh hawakan nyo. Hindi naman ganun. Pero ibig sabihin, bigla na lang may sumulpot na ahas sa daanan mo or meron kang biglang nakitang ahas, eh tumukbo ka na. Pero isa lang ang paiwatin niyan, bakit mo nakita yung bagay na yon? Dahil ibinibigay nito ang senyales na ikaw rin na ay magkakapera. Pero hindi ko sinabing hawakan mo o damputin mo, basta may nakita ka lang kahit sa ang lugar ng isang ahas. Ito'y magbibigay lang sa'yo ng senyales na para bagang wala ka namang inaasahan, bigla lang may sumulpot. Ibig sabihin, biglang may susulpot na swerte sa iyong buhay na hindi mo akalain o hindi mo inaasahan.